Nating palakpakan ng Panginoon, napakadakila ng ating Diyos na buhay, nagpapagaling, nagtuturo, nagtutuwid. Salamat po, Ama, sa iyong presensya. Sabi po sa John chapter 10, verse 10, ang Panginoon ang may sabi, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Isa pong napakasamang pagnanakaw, ang ginagawa sa atin ni Satanas ay yung nakawan tayo ng kagaanan ng loob. One terrible thief that the Lord refers to is heaviness of heart. Kabigatan ng puso, kabigatan ng loob. Ang atin pong pag-aaral ngayon, hihingi tayo sa Panginoon ng ginhawa, ng pahinga sa ating mga kabigatan. Pinamagatan po natin na cures for heavy hearts. Mga kagalingan sa kabigatan ng damdamin. Salamat po, Ama, sapagkat kami minamarapat yung lumapit sa inyong presensya. Bagamat kami ganito lamang, at kayo ang Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga Hari. In spite of who we ask you, Lord, to bless us. Continue to cleanse us, O Lord. Wash us with the blood of Jesus. Enable us to have eyes that see, ears that hear, and hearts that obey. We pray, Lord, that we may not only increase in information, in knowledge, but we may actually increase in godliness as we allow you, as we let you into our hearts and teach us. So we pray that you may be the speaker. Use your servant only as your instrument, but be the speaker. Sit on your throne of power. Receive our offerings, our thanksgiving, our worship, and dispense blessings to your people. Ituwid niyo po ang aming mga kalikuan, pagliwanagin niyo ang aming mga kadiliman, palakasin niyo ang aming mga kahinaan, punuin niyo, Panginoon, ng aming mga kakulangan. May you protect us from the spirit of falsehood. Give us a capacity to understand your word and to apply such words in our daily life. Move among your people. Work powerfully in our midst. Speak to each one of us, O God. And in the end, we ask you that you bless your word, that it may turn into fruits of righteousness in our lives. Bless us. Lift up your name. Speak to your church. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. The burdens of heavy hearts. What makes hearts heavy? Ano po ba ang mga pampabigat ng loob? Ano ang mga nagpapabigat sa ating damdamin? Even Moses, a very outstanding servant of God, once prayed, "Put me to death right now." Humihingi ng kamatayan si Moses. Elijah prayed that he might die. "I have had enough, Lord," he said. "Take my life." At kung ito po mga leader na ito, mga prophets na ito, mga hinirang ng Diyos sa maging lingkod niya, ay dumarating doon sa nasusukol, nahihirapan na para hindi na nila kaya at hinihingi pa ang kamatayan. Sino pa kaya tayo para hindi matukso, hindi madaya na dumating sa mga ganyang panghihina ng loob? What makes hearts heavy? One is negativism. Negative focus. Napakaraming matitingnan na masaya ang tinitingnan malungkot. Napakaraming pwedeng ipagdiwang na kabutihan ng Diyos ang tinitingnan yung kulang. Napakaraming kalakasan na dapat ipagpasalamat, walang iniisip kundi yung kanyang sakit. Napakaraming taong nagmamahal ang iniisip ay yung umalis at tumalikod at nagtaksil. Negative focus. Kakapatid po niyan, negative talk. Kung kayo po nade-depress, kung kayo nalulungkot, nawawala ng pag-asa, tinitiyak ko, in the last day, 24 hours, in the last week, in the last month, siguradong marami kayong nakakausap ng mga sumira ng loob nyo. Pag ina-analyze po natin yung mga taong gusto magpakamatay, yung nawawala ng pag-asa, may common denominator. People who lose hope, people who like to end their lives, have been talking with negative people. Yung kinakausap sila, puro na lang lungkot ng buhay ang topic.
Puro na lamang yung mga masagwa at masakit at mahirap ang binibigyan ng pansin. Kung kayo man po nasa ganitong kalagay at nalulungkot kayo, analyzing ninyo. Siguradong may nakakausap kayo, nagagatong ng kalungkutan ninyo. Nalalo pa kayong pinapalungkot. Silang mga walang pag-asa, inaalisan kayo ng pag-asa. Yung mga hiwalay sa asawa, pinipilit din kayong magalit sa asawa nyo at hiwalayan nyo rin ang asawa nyo. Yung mga hindi kasundo ang kanilang magulang, kinukumbinsi ang kapwa kabataan na iwan ang magulang at maging isang alibugang anak. Yung mga bigo, pinipilit niya kayong biguin din. Yung mga nalulungkot, idinadamay kayo sa mga lungkot nila. Negative focus and negative talk. And part of that, of course, what makes heavy hearts? Exaggeration. Negative generalization. Tulad po sa 1 Kings 19, 10 up to 14, ito pong si Elijah na napakamakapangyarihang propeta. He replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant," kausap niya po ang Diyos, "broken down your altars, and your prophets put to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." Of course, nag-OOA si Elijah kasi there were 7,000 other prophets that the Lord has kept to honor His name. Pag nalulungkot kayo, siguradong nag-OOA kayo. Hindi binati ni ganitong tao, hindi binati ni ganong tao, hindi binati ng tatlong tao. Wala nang nagmamahal sa akin. Pinakyaw na lahat. Sumakit ang ulo, sumakit ang tiyan, sumakit ang panganang sabay-sabay. Mamamatay na ako, wala na akong kalusugan. Nalugi ng tatlong beses, wala na akong pag-asa. Nakarinig ng isang masamang salita tungkol sa kanya, galing sa isang bibig, pangalawang bibig, pangatlong bibig. Pinagtutulungan ako ng mundo. Tinitiyak ko po sa inyo, pag nawawalan kayo ng pag-asa, nag-o-OA kayo. Sobrang yung pinapalaki yung mga problema. Nakakakita lang kayo ng konti, dinadagdagan nyo na. So it's important to be godly, and to be godly is to think positive. To be positive. The universe runs in perfect balance, that it is impossible for any number that's negative not to have a positive counterpart. Laging may balanse ang buhay. So you always focus on the positive. Focus on the negative only to learn from it. Only to be humbled by it. Only to be corrected. But not to be put down, discouraged, nor destroyed and rendered hopeless by what's negative. Sabi po sa Philippians 4:8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, pure, lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. You know why you get depressed? Because you think of things that are not excellent nor praiseworthy. In fact, you think of things to complain about. You think of what to be sad about, what to be unhappy about. And of course, your own prophecies have their own way of becoming true. Kaya sabi, kung hindi yan nakakagaan ng loob, kung hindi yan nakakabigay ng pag-asa, kung hindi nakakatuwa, huwag niyong pag-ubusan ng panahon. Isipin niyo lang at pag-usapan para matuto, para maituwid, pero huwag laging yan ang inyong topic. Maraming mga empleyado, kung nakikita-kita pag nagkakape, walang pinag-usapan kundi yung problema nila sa boss nila, problema nila sa kumpanya nila, kaya tuloy akala mo wala nang mabuti. Mga magkakapit-bahay, ito yung nakikita-kita, wala nang inisip kundi ang rate ng peso na bumababa, ang gulo ng bansa, ang gulo ng ganito, parang wala nang ibang mabuting nangyayari. Ang mga young couples, lalo yung mga young wives, wala nang ginawa kundi nakikita-kita sila. Pag-usapan yung mga kanikanyang mga biyanan. Hindi na nila nakita ko anong mabuti sa biyanan. Puta lang nakakainis. And many biyanans are like that too. Bakit natin gine-generalize? Truth is truth. No person can be perfect. Kaya walang perfectly bad. You have to be so successful as to be perfectly wrong. So titingnan natin yung tama, yung maganda. Sabi, whatever is excellent or praiseworthy, dwell on those things. And you will never be depressed. You will never have to carry a heavy heart. Tatlong beses lang nabigo. Para tatlong beses pa lang naman bumabagsak sa board.
magpapakamatay na. Akala mo lahat na ng area ng kanyang buhay siya inabiko. Brothers and sisters, if you're going to be happy in life, avoid negative and pessimistic people. Avoid negative talk. Avoid the unhappy. Avoid the discontented and miserable dahil dadalhin nila kayo sa kumunoy nila. Deal with them only to minister to them. Only to share your optimism and your hope and your faith. But never talk with them too long, because if you don't watch it, they will drag you down. Avoid the miserable. Avoid the discontented. They are vexations to the spirit. Masaya kayo, nakakausap nyo lang itong hindi masaya. Mamaya kayo man hindi na masaya. You know, because misery loves company. But deal with them to minister to them. Pero dapat makahalata kayo kung kayo na ang natatanggalan nila ng pag-asa, kayo na ang nalumulungkot dahil sa kanila, avoid them. 2 Timothy 2:16, avoid godless chatter. Iwasan ang mga daldalang hindi makadiyos. Mga daldalang sumisira ng puri ng iba. Mga usapan na nakakasira ng ating pag-asa. Natatakpan ang ating mata sa ganda ng buhay at sa kabutihan ng Diyos. At ang itinatakit na piring ay puro reklamo, pinagpighati, hinagpis. Talk with positive persons instead. Kung nade-depress kayo, bago kayo magpakamatay, maghanap muna kayo na makakausap na on fire with the Lord. Maghanap kayo na makakausap nyo na may pag-asa, na mayroong pananalig, at natitiyak ko, bubuhatin kayo at aangatin kayo mula sa inyong kinakalugmukan na mga pusali. Proverbs 13:20, he who walks with the wise grows wise. Needless to say, he who walks with the hopeful become hopeful. He who walks with the optimists become positive in their disposition. And do not exaggerate, never generalize negative issues. One or two trees do not make a jungle. Tatlong beses lang kayong napabayaan ng iyong asawa in a span of 2 years, hindi mo na ako pinapansin, lagi mo na akong pinapabayaan. Huwag mag-exaggerate, never generalize. Sabi nga sa Desiderata, with all its sham, drudgery and broken dreams, it's still a beautiful world. Pwede nyo bang sabihin sa katabi nyo yan ng may ngiti, it's still a beautiful world. It is. So have a godly sense of proportion. Another cause of heavy heart, as we have already mentioned, is complaining spirit. A complaining spirit. A complaining disposition. Ang mga Israelites, mga alipin sa Egypto, slaves, led by Moses out of slavery to the promised land, but temporarily they were in the desert. Anong ginawa nila at may problema? Magreklamo. Exodus 14:11-12. They said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Pag naman talaga naging pinuno ka ng ganitong mga taong mga walang utang na loob, matitigas ang ulo, sa konting problema ay gustong mag-alma at magkaroon ng himagsikan. Pinabibigat ang damdamin ng kanilang leader na nagdala sa kanila from slavery to freedom. Talaga naman sigurong mahihingi mo sa Diyos na wakasan ang iyong buhay. You know how cruel even the people of God can be to their leaders? Konting problema, minamalaki. Konting suliranin, pagmumukha'y wala ng pag-asa at magigiba na ang buong iglesia ng Diyos. These are agents of Satan. Tools of the evil one to take hope away from people's hearts and to delay and derail the work of God. Tulad ng ginagawa ng Diyos, dadalhin niya sa promised land yung mga Israelites. Reklamo ng reklamo, ibalik nila kami sa Egypt. Exodus 16:3, the Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted.
but you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. And this, in spite of the miracles they have seen, na nahati ang dagat sila'y tumawid. Sari-saring mga himala ang ginawa ng Diyos. Nilunod ang buong hukbok ng Ehipto. Pagkatapos, konting hirap, nagre-reklamo sila. Bakit nga ba dinala mo pa kami dito? Nahihirapan lamang kami. Tayo ba mga anak ng Diyos, pag nahihirapan na, reklamo na ang nangyayari? Nagbubulong-bulungan na? Lumilikha na ng mga himagsikan? Kaya sabi ni Moses, Diyos ko po, patayin niyo na lang ako. Ayoko kasama ang mga ito. Napakahirap nga naman. Even now, this can happen. Buti pa nung hindi ako born again, niyayayaya mo pa sa Bible study, ayan tuloy, may nangyayari sa akin, nahihirapan ako, etc., etc. Mamatamisin pang nasa impyerno na lang siya. Mga walang utang na loob na mga tao. Complainers have a mysterious way of becoming prophets of doom. Bantayan nyo ito mga kapatid. Bantayan nyo. Ang inireklamo nyo lagi, kung di pa totoo, nagiging totoo. Kaya dapat binabantayan natin kung anong lumalabas sa ating bibig because of the power of the spoken word. Kaya mga lagi nagre-reklamo, ang reklamo nila, nagiging totoo. Marami na akong kilalang ganyan. Pinagkalooban na ng Diyos ang maraming pera, pero tinlalapit ka, wala akong kapera-pera. Akala yata lagi kang hihingi. Lagi nilang akala mo walang pera, naku, hirap na hirap kami ma-afford yan, pero meron. Talagang naghihirap lahat. Kasi sinasabi lagi ng bibig, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis. Hindi natin alam kung anong, hanggang saan ang ibig sabihin nun. We were created by God in His image. We don't know up to what extent that really holds. But when God speaks, God says, let there be light, there is light. When the Lord says, walk, the lame walk. When the people of God who are created in His image talk, expect that there is power in what you say. Kaya kung lagi mo sinasabi negative, itong anak ko na to, matigas ang ulo, talagang tumitigas na ang ulo. Subukan ninyo, sinasabi nyo, itong anak ko na to, mabait siya, naguhugas siya ng plato, talagang bukas naguhugas na yan ng plato. Nagiging totoo. Kaya yung mga asawang walang ginawa kundi ireklamo yung asawa nila sa iba, lalong nagiging totoo ang mga reklamo. Ba't ninyo baligtarin? Kung hindi pa nagbabago yung mga pangyayari, ang baguhin nyo yung mga sinasabi ng bibig nyo. At maaring yun ang bumaligtad sa mga pangyayari. Because of the power of the spoken word. Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Hindi ba? I challenge you, brothers and sisters, analyze your past. The top five deep lonelinesses of your hearts, the top five pains came from the mouth of people. May sinabing masakit, sinumbatan ka, ininsulto ka, nilait ka, whatever. Because the deepest wounds of the heart are inflicted by the tongue. That's how powerful the tongue is. But the greatest comforts also come from the tongue. Masabihan ka lang ng ang ganda-ganda mo naman, talagang nakangiti ka maghapon. Kahit mahulog ka sa elevator, maipit ka ng escalator, nakangiti ka na lang sabihan ka ang ganda-ganda mo. The power of the spoken words. But when you are negative, you know what you do? You darken your world. And remember this, negative people are not contented being negative by themselves. Idadamay at idadamay kanila. Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent. But he who holds his tongue is wise. And Matthew 12:36, but I tell you that men will have to give an account on the day of judgment for every careless word that they have spoken. So pag nagsasalita tayo, nakakapagbibigat ba tayo ng loob ng kapwa? O nakakapagpagaan? Nagpapadilim ba tayo o nagpapaliwanag ng mundo nila? Lumalakas ba o humihina ang kanilang loob? We have to encourage one another. If you have no encouragement to say, shut up. The only time it's acceptable to say something sad or something painful is when you sincerely like to correct someone out of love. That's the only time. Another cause of a heavy heart is fatigue.
pagod, overloading. Kaya nakita nyo yung si Elijah nung gusto nang mamatay, pagod na pagod eh. Si Moses nung gusto nang mamatay, pagod na pagod. That's why it is important, people of God, to rest. Rest. Rest is a holy activity. Because when you are not rested, it is easy for you to commit sin. It is easy to be deceived. And it is easy to be a horrible presence around. Kaya, napakabait ng Diyos. Saan kayo hahanap ng Diyos na isa sa 10 utos ay pahinga? Magpahinga kayo. Utos. Exodus 20:8-11. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord our God. On it, you shall not do any work. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. To rest is to be blessed. Restfulness is blessedness. Tingnan niyo si Elijah, propeta, napakamakapangyarihan. Pag nanalangin hindi uulan, hindi uulan. Pag nanalangin umulan, uulan. Pag sinabing uulan ng apoy, umuulan ng apoy. Pero ano nangyari sa kanya? Na-depressed din. 1 Kings 19:3-8. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there while he himself went a day's journey into the desert. Matapos ang kanyang pagtakbo na sumunod lang sa napakaraming araw ng hirap, isang araw pa uling naglakad patungo sa desierto. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals. In a jar of water. He ate and drank and lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. You see? Even great men of God can be deceived by fatigue. Kaya minalapat ng Diyos na siya'y makatulog at ginising ng anghel. Bangon. Babangon sa mabangong samyo ng tinapay na bagong luto. Alam niyo, napakabangon ng tinapay na bagong luto. At pagkatapos, meron pa doong isang pichel ng tubig para mainom niya. Kumain siya. Tapos natulog uli. Matapos na naman ng kung ilang oras ang tulog, ginising uli ng anghel. Kain uli. Kumain na naman, uminom, nagpahinga na naman. At nung bumangon muli, naglakbay ng 40 araw. Lumakas. Rest and food do wonders. Food is a gift from God to be enjoyed. No? Not a curse to be avoided. Kaya gusto kong patamaan ng kidlat yung mga nagda-diet. Maghahain ka, naku, naku, huwag mong iharap sa akin yan. Akala mo, hinarapan mo ng basura. Dapat siguro makaranas ng taggutom yung mga ganun eh. Hindi na sabihin, wow, mukha ng sarap, konti lang kakain. O Diyo, ilayo mo, ilayo mo. Ang aarte. Pagpapala ng Diyos eh, akala mo nakakita ng sumpa. Alam niyo kung bakit maraming nade-depress? Sa modern times, sa sobrang exercise at sobrang diet, sobrang napapagod ang katawan, wala namang kinakain, kaya ang susunod na gustong gawin, magpakamatay. Kada diet, tanungin nyo nga katabi nyo kung ganyan siya.
Kinain na lahat, South Sea, North Sea, East Sea, diet, lahat ng mauso, Singapore tea, Thai tea, Bangkok tea, lahat ng nakakapagpapayat. Akala mo sasali sa binibining Pilipinas? Hindi naman masama na huwag kang maging overweight, no? Pero yung exaggerated na pagdadiet na akala mo ka magiging model, ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay? Alam nyo, ito, itaga nyo sa bato. Maraming tao ngayon sobrang depressed dahil hindi nakakakain ng tama. Pinapatay ang sarili sa pag-e-exercise. Dahil ginidiyos natin yung balingkinitang katawan na bagay lang sa mga 18 anyos. Siyempre, kung 40, 50 ka na, medyo korteng balde ka na. Alam nga namang mukha ka pang Coca-Cola. Kaya yung iba tuloy, pinapabacume ang mga taba, namamatay sa operating table. Gustong tumawa, hindi na makatawa dahil magkakabitak-bitak ang mukha sa sobrang banat na ginawa. You know, ano pang umidad tayo? Basta meron tayong pinagkatandaan. Meron kang wisdom to show for your age. Yung iba pa, ako talagang ito mga ito, nanggigigil ako. Magbe-birthday, ilang taon ka na? 15. Sabi ko, kapatid, ang nanay namin namatay ng 40 years old. Lahat kami magkakapatid, nung nag-41, sobrang nag-rejoice, nalampasan natin by grace ang nanay natin. Nung nag-42 ka, nag-43, 44, wow, 5 taon na tayo nakalamang sa nanay natin. Huwag mo sasabing, nakakahiya ang edad ko, dahil bawat araw na idinadagdag sa'yo ng Diyos, grasya, hindi mo dapat ikahiya. Anong nakakahiya sa may edad? Hindi nakakahiya. Lalo marami kang namahal, natulungan, kinangkilik. Age is a trophy. It's a monument to God's goodness. But because we worship youth, as they do in Hollywood, kaya yung iba ayaw sabihin ng edad. Dapat sabihin mo, I'm 82 and so glad I'm 82. Can you imagine I'm 82? Ipagdiwang, bakit itatago? Nalilimutan ng mga tao kung anong mahalaga ang magpasalamat. So huwag masyadong magpagod sa exercise. Huwag niyong sobrang i-depress ang inyong katawan sa hindi niyo kinakain. Life is a gift to be enjoyed, not a problem to be solved. Pero bakit nga maraming na-depress? Sabi ng Desiderata, many fears are born of fatigue and loneliness. Pagod ka lang, kaya ganyan ka. Kaya matulog ka, magpahinga ka. Sa mga nag-iisip magpakamatay, kumain muna kayo ng masarap at matulog kayo. Pag-gising nyo, natitiyak kong nag-iba na ang isip nyo. Magpahinga. Kaya nakita nyo yung number one na psychological torture, yung hindi ka papatulugin. Ginagawa yan ng mga espiya, ng mga nahuhuli sa gera, hindi ka papatulugin ng sunod-sunod na mga araw, mawawalan ka ng wisyo. Kaya matulog, magpahinga. Careful with what you do to your body. Pero on the contrary, mga kapatid, too much rest will also depress you. Kaya walang ginawa kundi magtulog, lagi ding malungkot, lagi ding matamlay. Dapat tama lang, remember? 6 days of labor and 1 day of rest. Earn your day of rest with 6 days of labor. Yun ang proportion nun. Another cause of a heavy heart, aloneness. Pag-isa. Aloneness in number and aloneness in position. Wala kayong kasama, wala kayong kakampi. Exodus 18:18, you and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Ito po ang payo ng biyana ni Moses sa kanya. Huwag mong solohin ang trabaho. Di mo kaya yan. Bababa lang ang iyong kalusugan, bababa ang antas ng serbisyo mo sa mga tao, kailangan huwag mong solohin. Numbers 11:14-15, I cannot carry all these people by myself. The burden is too heavy for me. If this is how you are going to treat me, put me to death right now, sabi ni Moses sa Diyos. If I have found favor in your eyes, and do not let me face my own ruin. Pagod kasi. Many leaders are lonely because leadership
often leaves you alone. Alone in number or alone in position. Pag gusto mong manguna sa tama, maraming tao ang gusto, yun lang madali, kahit hindi yun ang tama, you will find yourself alone many times. That's why fellowship with leaders is a ministry. But many people only want the leader's approval or signature without even thinking, paano kaya ako magmi-minister sa kanya? Kaya ayun tuloy yung mga Moses na iisipan pang mamatay na lang sa bigat na ibinibigay sa kanila ng mga tao. So do not be alone too much. Do not be alone too often. Do not be alone too long. According to the latest statistics that I know of, well, the one that I know, I'm not saying it is the latest, highest rate of suicide in the world is in Switzerland. Mga nasa top 5, Switzerland, Germany, United States, Japan, Singapore, Hong Kong. You'll wonder why these countries are very, very prosperous. You know why? Because prosperity enables people to be alone. They can have their own rooms, their own houses, their own flats, their own cars. They own everything. Inevitably, they are alone too long, too often, and too much. That's why the highest rates of suicide, at least in cold countries, is during winter. Because that's when being alone is maximized. Because the weather discourages you from going out and socializing. People are always indoors. It is a time for the highest rates of suicide. 3 years ago, more than 32,000 people committed suicide in Japan. 32,000 people. Apat na puno ng bulwagang ito. Punong-punot umaapaw, ganong karami ang nagpakamatay sa pinakamayamang bansa sa Asia. Aloneness. Kasi masyado silang introvert. According to studies, ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa, lalo sa Asia, mga Pilipino. Because you are never alone. Salamat sa Diyos. Kumisan sa kahirapan, napipilitan tayong magkakasama lahat. Napapasaya ka na rin tuloy at napapatawa kahit nasisikipan ka. Kesa nag-iisa ka. Mga kapatid, kung kayo malulungkotin, maghanap ng kasama. Bumili kayo ng kasama kung wala. Samahalika, samahan mo lang ako, ililibre kita. Samahan mo akong magpa-parlor. Samahan mo akong mag-golf, ako magbabayad. Aanin yung pera nyo. Wala talaga kayo kasama, pakilusin yung pera nyo, bumili kayo ng kasama. Diba? Kesa nag-iisa kayo. Gusto nyo mag-around the world, nag-iisa naman kayo, malaking problema. Ilibre nyo kahit sino, hindi may kasama kayo. Hindi naman kayo kayang patawanin ng pera. Bumili kayo ng kaligayahan, basta huwag nang sama. Alam yan ni Lord. Kaya nung ipinadala niya ang kanyang mga disipulo sa mission, Mark 6:7, calling the 12 to him, he sent them out, recharge, 2 by 2. Nung ipadala niya ang mga misyonero, dalawa-dalawa. Sabi, para hindi malungkot. Ecclesiastes 4:12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 stands is not quickly broken. Ang solusyon sa mga kalungkutan at bigat ng buhay, positive fellowship. Kaya sabi sa Hebrews 10:25, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us, read aloud, church, ayun, encourage one another. Don't only want to be encouraged, you should also encourage others. Ang utos, encourage one another. Hindi lang yung encourage nyo ako, encourage nyo ako. Eh, kayo, nang-encourage ba ng iba? Encourage one another. I'll tell you a secret, which is probably not so secret. This is why Satan wants you proud. This is why Satan wants you selfish, unkind, so you'll be friendless, so you'll be alone. Gusto ni Satan ka maging proud, para walang matuwa sa'yo, layasan ka ng lahat ng tao, in the end, mag-isa ka. At pag nag-iisa ka, kawawa ka dahil ang dali-dali ka niyang palungkotin, dayain, depresen. That's why God
once you humble. Sa palagay nyo, bakit gusto ng Diyos na tayo'y mapagpakumbaba, mabait, mapagbigay, mapagpatawad, para ba tayo malugit, madihado? Kasi sa sabihin iba, makulugi naman ako, Pastor, kung humble ako, dihado naman ako kung mabait. No! Kasi kung humble ka, mabait ka, mapagbigay, many people will love you and many people will flock around you and you will never be alone. In the end, you're the winner. Pero sabi ni Satan, hindi, maging proud ka. Don't associate with them. Mas class ka dyan. Mas mayaman ka dyan. Mababaho yan. Ikaw mabango. Basta huwag ka makitungo. Pagka sinabi niyang magkano ka, sabihin mo, doble mo. Yung laging mas mataas ka. Yan ang gusto ni Satan kasi ang ending, mag-iisa ka. Maging selfish ka. Kunin mo ng kunin lahat ng pera para sa iyo lang, para sa iyong proteksyon. Lamangan mong mga kapatid mo, lamangan mo sila para sa proteksyon mo. Pero nasa iyo nga lahat ng pera, iniwan ka ng lahat ng tao. Kaya sabi ni Lord, you should be givers. You should forgive. You should be kind. Hindi para tayo ipatalo o ipadehado. Because that's the winning way. Because when people love you, you're the winner. But when people don't care about you, you're the loser. Another cure. But before the cure, another reason for a heavy heart. God's hand. Maaaring kayo nalulungkot, nabibigatan ng loob dahil talagang dinadagganan kayo ng Diyos. Kasi pwede niya rin gawin yun. Psalm 32 verse 4. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summer. Sabi, Diyos ko po, araw-gabi, napakabigat naman ang diinin yung ginagawa sa akin. Bakit? Kasi, because of sin and guilt. When we commit sin, we get empowered by guilt. We are overpowered, rather, by guilt. And God doesn't have to lift a finger to make you miserable. You will be automatically miserable. Psalm 38 verse 4, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Mga kapatid, mabigat dalhin ang kasalanan. Bitawan nyo. Mabigat buhatin ang maruming konsyensya. Mahirap kaladkarin ang maruming budhi. Repent if the cause of your heaviness is sin. It's the only way. Return to God. Psalm 32 verses 4 to 5, yung binasa natin kanina. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then, I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave me the guilt of my sin. Yun lang ang tanging makapagpapagaan ng bigat ng puso. Kung ang kabigatan ay nanggagaling sa kasalanan, magsisi, humingi ng tawad. Heavy hearts are heavy because they invite, they accommodate, they welcome, and they keep heavy loads. Walang pwedeng pumasok sa puso nyo na di nyo inanyayahan, na di nyo tinatanggap at di nyo inaalagaan. Kayo rin ang may kagagawan niyan. God gave us free will. Satan cannot interfere with our will. Neither does God interfere with our will. So whatever is inside your heart, pinapasok nyo yan. Kayo lang ang bukod tanging may pananagutan. We are the author of our many miseries and sorrows. When you look at the pottery of your misery, you will probably find your name inscripted on it as the manufacturer. Pagaanin ang puso, pagaanin ang kalooban, pagaanin ang damdamin. What do you do? Focus on the positive. Huwag mag-OA, huwag mag-drama. Yung konting lungkot, huwag padamihin. Yung konting reklamo, huwag i-generalize. Psalm 27 verse 13, I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord when in the land of the living. Sabi, makikita ko pang kabutihan ng Diyos dito sa buhay na ito. Huwag mo sabihin sa akin, magtiis ka sa kabilang buhay, may pag-asa. Sabi, sa buhay na ito, dito mismo, makikita ko ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin kailangan maghintay na sumakabilang buhay. Gumraduate.
para lang magkaroon ng ginhawa. Be thankful always and rejoice. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Pag may tao na lagi kayong ini-influensya na maging negative, maging discontented, maging unhappy, kalaban nyo yung tao na yon. At kung hindi man, kalaban nyo yung espiritu na kumukubakob dun sa tao na yon. In both ways, hindi kayo dapat makitungo. Avoid complaining. Especially complaining too much, too often, and too long. Ayaw ng Diyos sa mga reklamador. By complaining, you cannot blackmail God into giving you what you want. Numbers 11:1, now the people complained about their hardships in the hearing of the Lord. And when He heard them, His anger was aroused. Hindi siya naawa, kawawa naman ng mga tao, maraming reklamo, pagbigyan, nagalit ang Diyos. Then fire from the Lord burned among them and consumed some of the outskirts of the camp. Meron pa pong isang panahon ng mga tao reklamo ng reklamo. Anong ginawa ng Diyos? Nagpakawala ng pagkarami-raming ahas at tinuklaw ang mga nagre-reklamo. Tingnan yung ilalim ng silya nyo ngayon. Baka may nag-aabang dyan tumuklaw. Numbers 14:27, how long will this wicked community grumble against me? I have heard the complaints of these grumbling Israelites. So these are Israelites grumbling, not the Egyptians. Yung Egyptian na nawala ng mga slave, yung mga Egyptian na nawala ng mga katulong, hindi sila yung nagre-reklamo. Yung mga alipin na napalaya ang nagre-reklamo. The people of God. So this can talk to the church now. People in the church na walang ginawa kundi magreklamo. Puro reklamo, puro sama ng loob. Pag ang dami-dami niyong sama ng loob, masamaan yung puso. Dahil talagang maraming pwedeng isama ng loob, pero bakit nyo naipon? Kasi yun ang kinokolektan nyo. Kung kokolekta rin naman kayo ng kabutihan at kagandahan, ang dami rin eh. Kita nyo, pumunta kayo sa taong nangongolekta ng kampana, ang dami niyang bells. Kasi yun ang hinahanap niya kahit saan siya magpunta. Yung nangongolekta ng orchid, ang daming orchids. Kasi yun ang hinahanap niya. Kaya ito, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, pag marami kayong reklamo, kasi yan ang hinahanap nyo. Huwag niyong sisihin ang mundo. Huwag niyong sisihin ang daigdig. Ang mga tao sa paligid nyo, you collect what you like to collect. So look into your hearts and you should realize what the contents are, because the contents of your hearts are what you like to put in there. Don't blame anybody. You have only yourself to blame. So, rest. Relax. Recharge. Cellphone nga, naglolobat kayo pa. Kaya pag medyo madali na kayong malungkot, magreklamo siya, teka, lobat na ako, lobat, recharge muna ako. Kailangan nyo munang manalangin, magpahinga, mag-retreat, umawit ng mga papuri, magpasalamat, magbasa ng salita ng Diyos. Tigil muna ang lahat, recharge. Mark 6:31-32, dahil bising-bising ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga disciples, then because so many people were coming and going, that they did not even have a chance to eat. He, meaning the Lord, said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. Ito na yung Panginoon. Ang daming nakapila, nagpapagamot, nagpapakounsel, gusto ng mga tulong ng mga disciples. Sabi Lord, aalis muna tayo, okay, maingay. Tayo lang. At dinala niya sa isang malayong lugar para magpahinga. Pati ang paggawa ng kabanalan at kabutihan, pinagpapahingahan din dapat yan. Kasi mauubos kayo. And you cannot give what you do not have. It is important to rest. Ngayon, yung mga iba, magre-rest nga yung church, magre-retreat. Alas 5, ginigising na ang lahat ng kampana para mag-Bible study. At alas 10, alas 11 na ng gabi, hindi pa tapos ang mga gawain. Anong retreat yun? Anong pahinga yun? Tinagdag ng kabanalan, maghapot, magdamag, wala rin natandaan, napagod dalo. So dapat may rest talaga kung retreat. Hindi full gear ang activity. Of course, another thing we should never forget is to fellowship. Do not be alone too much, too often, and too long.
Acts 2:44. Alam niyo kung bakit lagi kong hinahangaan yung first generation Christians? Sa panahon nila nangyari ang takot-takot na himala, all the believers were together and had everything in common. They had true and genuine fellowship. Nagdadamayan. Genesis 2:18, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone." It was specific for Adam, but it's general enough for all of us. Be right with God. Go to the Lord if you feel heavy. He is the solution. Matthew 11:28-30, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Pag mabigat, hindi yan galing sa Diyos. Kasi sinabi na, "My yoke is easy, my burden is light." Ang mga lingkod ng Diyos, sa pagsunod sa Diyos, sa paggawa ng tama, maaaring hirap ang katawan, pero tatandaan nyo ito, pag yan ay galing sa Diyos at para sa Diyos, magaan ang loob. Bali, wala yung hirap ng katawan, nagpapasarap ang ayan ng tulog. At pag natulog ka, di ka na nagkakasala, kaya dapat magpagod para antukin at matulog. Pero pag galing sa Diyos, magaan sa loob. Ano man ang kabigatan ng loob nyo ngayon? Siguro mabigat ang inyong puso tungkol sa inyong relasyon, sa inyong mga kamag-anak, inyong asawa, mga kaopisina. Sigurado hindi sa Diyos ang ugat ng mga kabigatan na yan. Ano man ang kabigatan natin ngayon, hindi yan sa Panginoon. Sabi niya, "Ibigay niyo sa akin. Ibigay niyo sa akin ang gumaan kayo. Pinasan ko na ang krus. Dala doon ang lahat ng kabigatan na yan. Wala nang karapatan si Satanas sa pagbigatan pa kayo kasi pinasan ko na." Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya tayo may tagapagligtas. Di na daya tayo ng kaaway kung tayo'y nagbubuhat pa ng maraming kabigatan gayong pinasan na ni Jesus ang krus. Aming Diyos, lumalapit po kami. Lalong-lalo sa aming mga kapatid, kaibigan ng mga kabigatan ng loob. Kabigatan na nakakaapekto na sa kanilang overall outlook in life. Kabigatan na nakaka-apekto na sa kanilang behavior at relationship with people. Kabigatan na nakaka-apekto na sa kanilang kalusugan at kapayapaan. Lumalapit kami, Panginoon, ngayon. Gusto namin tanggapin ang alok niyong ibigay ito sa inyo. Una, tinatanggap namin ang inyong mga pagtutuwid at mga pagtuturo. Nais namin, Panginoong, ibigay sa inyo aming mga kabigatan. Sapagkat kayong aming tagapagligtas, kayo ang aming Panginoon. Habang nakatungo ang lahat, nais kong ipanalangin sino man ngayon na nais magsabi, "Lord, I'm tired of carrying my heavy load. I like to give it to you. Teach me what it means to give it to you and teach me how, but I like to give it to you." Sino man po ang may ganyang manalangin, tumindig kayo at mananalangin tayo. Nanditong Panginoon, kanina pa sa ating pagsamba, narito na siya. Ang kanyang presensya nandito, His wonderful, majestic, powerful healing presence. "And just come to me, all of you who are tired, heavy laden, I'll give you rest." It's not an empty word, it's a promise of the Son of God, our Savior. At kung inaalok tayong ganyan, huwag na tayong mahihiya. Huwag tayong ma-embarrass. Because all of us need the Lord. All of us need the Lord. You cannot carry it on your own. Kung may nais pang tumindig, an act of humility to say, "Lord, I recognize that I need to give it to you." Do not harden your hearts, especially if you're laden with a lot of heaviness, but surrender to the Lord. Mga kapatid, anuman ang inyong nais ibigay sa inyo sa nais yung ibigay ngayon sa Diyos, isuko nyo sa Kanya, "I cannot do it for you." You have to talk to God and make your surrender. Surrender whatever you must. Give Him the heaviness of your heart and its roots. Only you can do it between you and God. In silence, be alone with God. Ibigay nyo. Kung merong dapat tayong baguhin sa ating buhay, make the decision to do it. Kung meron tayong dapat patawarin, patawarin na. Kung may dapat na tayo hinga ng patawad, humingi tayo at magpakumbaba. Be with the Lord for a while. Have a one-on-one private talk with God.
Salamat, Panginoon, maaari po kaming lumapit sa inyo. Ipatawad niyo ang mga inihingi ng tawad na iyong mga anak. Patawarin mo kami sa aming mga kalikuan, mga kasalanan, kayabangan. Patawarin mo kami sa aming mga maiitim at masasamang balak. Patawarin mo kami, Lord, kung hindi lang kami kontento na maging discontented, but we try to influence others to be discontented along with us. Na sa pagbulusok namin at pagbabago sa panamin maghila ng iba, ipatawad mo, Panginoon. Restore your people. Take away the burdens. It is for these tears. It is for this load, Lord Jesus, that you died. Satan has no right to continue to deprive us of peace and well-being because you, O Lord Jesus, already died for our load. We give it to you. Ibigay niyo sa Panginoong Jesus ang inyong mga dalahin. Hingin ninyo na ipaliwanag niya kung paano ito ginagawa at paano ito patuloy na gagawin. Let your spirit commune with the Spirit of God. Beyond words, receive God's blessing. Continue to be in the presence of the Lord.